loud pipe. Nahuli kayo dahil sinasabing modified muffler. May problema dyan. Bakit? Pag inintindi mo yung sinabing modified muffler, parang kung ito yung muffler, binago mo, pinaikli mo, anything na ginawa mo dyan, modification yan. Pero kapag bumili ka ng buo na muffler, buo, in-install mo sa motorsiklo, walang modification doon. Maliban sa sinasabi ko sa inyo, ilang district officers ng LTO kausap ko, even assistant regional director ng Region 3, yung magagaling at yung may dedikasyon sa public service, kapareho kami ng interpretasyon doon. Kapag nagpalit ka ng muffler, buo, maayos, wala kang binago, kinabit po, walang modification doon. Now, kung ang enforcer ay may pagdududa, malakas ang muffler mo, hindi pwedeng titikitan ka, kukumpiskat, sabihin loud pipe. Bakit? Hindi naman decibel meter yung tainga natin. Correct. So, may problema talaga tayo sa pagpapatupad ng batas. Sasabihin ni enforcer ng polis, kumpiskado yan, maingay. Bakit? Sa pakinig lang, ay may nilabas na memo ang LTO, ang passing na, ang latest passing is 99.9. Oh, ay kung police ako o enforcer, parang ang pakinig ko, maingay ang iyong muffler. Ginamitan ko ng decibel meter. Pinaandar ko ng tama yung acceleration. Eh, ang lumabas, 99. O, di pasado pa rin. So, may problema talaga dyan. Pasensya po sa ibang mga police at enforcer. Hindi nyo naintindihan yung nanguhuli na sabihin loud pipe, wala naman decibel meter. Pasensya po kung mali ako, hindi nyo nalalaman yung public service, yung dedication to public service. Kasi kung hinuli ka, 89 pala o 99 na passing, di ba nakakabigat sila? Kapareho din niya ng truck. Ulis ka, enforcer ka, hinuli mo yung truck. Overload. Paano mo nasabing overload? Hinawakan mo yung truck? Overload ka. Oh. Hinuli ka ng police. Sinabi sa'yo, driving under the influence of liquor. Oh. Tinikitan ka. Kung ano-ano pang ginawa sa'yo. Pag dinala mo yun sa korte, hindi mananalo ang polis. Bakit? Sino siya? Para sabihin, under the influence of liquor, ka dapat yung doktor ang magsesertify na si Pedro lasing. Yung truck, sabing overload, hindi naman tinimbang. Ano yun? Manguhula. Loudpipe. Loudpipe ka. Maingay. Ano ka? High-tech ang tainga mo? So, digital. May problema po talaga tayo. No? And I-explain ko ito sa inyo, hindi para palakihin ang inyong ulo. Okay? I-explain ko ito sa inyo para malinawan nyo, may problema talaga tayo. Eh, pag nahuli ka ng LTO, sabi, loud pipe, eh, ang katotohanan, hindi naman pala. Magkano multa? 5,000. Hinuli ka ng pulis, sabi loud pipe, eh ang katotohanan, hindi naman dahil pasado sa decibel meter. Di ba kawaawa ka? So talaga po na may problema tayo. Kaya nga, nabanggit ko sa inyo na pag may maling huli at nakaupo tayo, magsasampa tayo ng kakulang reklamo sa police o enforcer. Okay. Sa pamamaraang yan, masusupil natin yung hindi nag-iisip at hindi nagpapatupad ng tama.
So pansamantala, tibay lang ng dibdib, kaunting tatag, as long as na alam mong tama, huwag kang matakot at manindigan ka. Hindi dahil gusto nila, eh sunod-sunuran na lang, no. At paglilinaw sa lahat ng viewers, hindi ko ugali magtanggol ng mali. Yung sinasabi ni Colonel Nebria na mahilig akong mang-arbor, hindi totoo yon. Ang sabi ko nga sa kanya, maglabas yan ng ebidensya na may nahuli in-arbor ko. Nakikialam ako, pag rider ka, tumawag ka sa akin, mali ang huli sa'yo. Nakikialam talaga ako. Kasi hindi ko talaga ugali na payagan na mabiktima kayo ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. And gentlemen and ladies, speaking of chinelas issue, may kaso ako, tatlo. May kaso ako, tatlo. Usurpation of authority, grave coercion, and cyber libel. Explain ko lang sa inyo, as per advice ng lawyers, wala akong usurpation. Kasi hindi ako nag-pretend na nasa active service pa ako. Hindi ako nagpakilala as colonel. Kilala ako nung enforcers. So, pag binasa natin yung batas, hindi ako... Anyway, nabanggit ko lang, karapatan nila yung kasuhan ako. So, yon, may kaso ako for your information. No? Alam ko naman, at hindi ako makakagraduate sa PNP kung ako ay tiwali. Marami akong pinagdaan ng problema, pero isa lang ang aking padrino na napakataas. Ang Diyos. At alam ko, yun ang gusto kong padrino rin. Padrino, in the sense na kung ano man ang danasin mo sa buhay, ipagtiwala mo sa kanya. At sigurado, mangyayari ang kalooban niya. For your information, may tatlo kong kaso dahil doon sa chinelas. Okay? So, Mapler ha, Mapler. Eh, by the way, speaking of Mapler, hayaan niyo tapusin ko lang. Kapag nagparinyo kayo sa LTO ng registro, di ba yan ay may inspection? Yes, sir. Dadampas sa emission testing, di ba kapatid? Yes, sir. Mag-video kayo. May picture. Say for example, nandito yung motorsiklo. Si kapatid, inspector ng LTO. While conducting inspection, mag-video ka. May picture pa. Para pag hinuli ka ng LTO, sir. Na-inspect yan eh. Ito po. Tama, sir. Di ba? Pasok. Oh. Importante, video and picture. Pag nung puro sex video ang files nyo. Walang may tutulong sa inyo yon. Sinong binata? O, yung binata lang dyan ang mahilig sa sex video. Diba? So, video ha. At ulitin ko ha. Nagparinyo ka ng motosiklo, video mo. Picture pa. Diba? Hinuli ka ng police o enforcer, pinaliwanag mo nang may paggalang ang iyong panig, hindi ka pinakinggan, huwag makikipag-away, huwag ipaparamdam sa pulis na ikaw ay mas marunong o parang astig ka. Huwag ganon. No? Laging manatiling may respeto. Okay? Huwag makikipag-away sa pulis o sa sino mang enforcer. Kung may problema, just let me know. At basta tama kayo, kakampihan ko kayo. Yes, sir. Klaro? And, kung mapapansin ninyo, halimbawa, katulad ng isang kapatid nating taga Bisaya, Visayas Region, mali ang huli. Kung marirecall nyo, binigyan ko ng 5,000 piso yon. Naalala nyo yan? Kasi pag pinag-contest ko yon, ang daming abala, ang daming danyos, hindi naman babalik. Di ba? Bayaran ko na lang. No? Bakit ko binayaran? Kawaawa yung motorista. Eh, baka sabihin nyo, yabang-yabang ni Colonel Busita. Akala mo, milyonaryo. I'll be honest with you.
may natatanggap ako sa YouTube and sa Facebook. Monetization, AdSense. So doon ko kinukuha. Pero huwag kayong maingit, hindi malaki. Tama lang. Kasi kapatid, may mga sweldohan akong kasama. May pamilya yung mga kasama ko. Natural, sinusweldohan ko. May nirerenta na opisina. May mga utilities. So, hindi ako, yes, gusto ko rin ang pera, pero yung perang yung kasi, hindi naman talaga pinaghirapang sabing ano eh. So, kaya ang style ko, pag sigurado ako kapatid, nahuli ka at pinagmulta ka mali, babayaran ko na lang sa'yo. Tulong. Kasi, speaking of tulong, yun po ay contributions sa mga viewers ng aking contents. So, sa lahat ng viewers, sa inyong lahat, yung pong binibigay kong suporta sa mga naabuso, lalong-lalo na yung maling pagpapatupad ng batas, yung po ay pera mula sa inyo, hindi pera mula kay Colonel Busita. Okay? Paglilinaw yan. Kaya malaki po ang naitutulong ninyo sa aming mga gastusin at perang isinusuporta sa mga motorista na nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Okay? So, doon sa mga nagtanong, maraming salamat. Endorso, sapagkat may kas-